Nagpasalamat ang byuda ni dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga ngayong binuksan muli ang investigasyon sa pagpatay sa kanyang mister. Paniwala naman ang isang kongresista na gamit ang drug war laban sa mga kalaban sa politika ng Administrasyong Duterte. Nakatutok si Jonathan Andal. Apat na taon matapos ang pananambang kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga, nabuhayan ng loob ang kanyang pamilya na uusad na ang kaso. Nagpapasalamat ang kanyang misis sa mga testigo at sa Quad Committee ng Kamara na nag-iimbestiga sa posibleng koneksyon ng pogo, illegal na droga, umunoy extrajudicial killings at human rights violations noong administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Paniwala niya, paraan daw ito ng Diyos para mabigyan ng hustisya ang kanyang asawa, lalo't iniugnay sa droga ang motibo ng pagpatay sa kanya noon. Sila Sir Leonardo na nag-utos sa amin at si Ma'am Garma po. Sa pagharap ni Lieutenant Colonel Santi Mendoza, itinuro niya sina dating PCSO Chair Royina Garma at dating CIDG Davao Region Director at ngayon NAPLCOM Commissioner Edilberto Leonardo na nasa likod ng utos para ipapatay si Barayuga. Ang bilin daw sa kanya ni Leonardo, kailangan sa mandaluyong mangyari ang pananambang dahil malapit si Garma sa nooy hepe ng pulisya roon, ang dating kaklasing si Colonel Hector Grijaldo. Pero ang problema raw, walang pattern sa mga kilos ni Barayuga dahil nagko-commute lang ito papunta sa opisina. Ang naging solusyon rito, binigyan umano ni Garma ng sariling service vehicle si Barayuga. Sinabi rin ni Colonel Leonardo na hindi kami mahihirapan sa pagsasagawa ng operasyon dahil nag-issue na si Ma'am Garma ng isang service vehicle para gamitin ni Wesley Barayuga. At binigay sa akin ang description at plate number ng sasakyan. Sinabi niya na maari na naming tirahin si Wesley Barayuga pagkatapos niyang lumabas sa gusali. Ang mga aligasyong yan, mariing itinanggi ni Garma at Leonardo. Hindi ko po alam yung sinasabi po niya. Hindi ko po gagawin yun. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Grijaldo. Sabi ng lead chairman ng Quad Committee na si Surigao del Norte Representative Ace Barbers, dapat sampahan na ng DOJ ng reklamong murder si Garma at Leonardo at wag nang hintayin pang matapos ang pagdinig. Kung yung babasihan natin ay yung affidavit at saka yung testimony in an open hearing like what we have, no? I think to my mind and in my opinion, the probable cause has already been established, no? But of course, it is the DOJ, the prosecutors that will determine that. Si Batangas Representative Herville Luistro naniniwalang ginamit ng Administrasyon Duterte ang war on drugs sa kanilang mga kalaban sa politika. Anya, may tinututulan daw noon si Barayuga sa peryahan ng bayan ng PCSO na suportado naman daw ni Garma. Mukhang nagamit yung PCK as political vendetta. Wala talaga sa listahan ng narco list si Wesley Barayuga. As a matter of fact, nilagay siya sa lista ng narco at the time na patay na si Wesley Barayuga. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng kampo ni Duterte. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.